Ang Santa Catalina, opisyal na munisipalidad ng Santa Catalina, Ilocano, Iliti Santa Catalina, Filipino, Bayan ng Santa Catalina, ay isang ikalimang klaseng bayan sa lalawigan ng Ilocos Sur, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 14,473 katao. Ang kapistahan ng bayan ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 araw ng Nobyembre upang ipagdiwang ang araw ng kapistahan ni St. Catherine ng Alexandria, ang patron ng bayan. Ang bayan ng Santa matatagpuan ang Catalina sa lalawigan ng Ilocos Sur sa kahabaan ng baybayin ng East China Sea, napapaligiran sa hilaga ng munisipalidad ng San Vicente, sa kanluran ng malawak na dagat China, sa timog at silangan ng lungsod ng Digan na ang kabisera ng Ilocos Sur. Ang kasaysayan ng bayan ay nakuha mula sa lahat ng magagamit na mga mapagkukunan, nakasulat pati na rin ang hindi na itala na impormasyon tungkol sa pinagmulan at pagkakatatag ng bayan. Matapos matuklasan ang Ciudad Fernandina, na kilala ngayon bilang lungsod ng Digan, ang kabiserang bayan ng Nueva Segovia, hinanggad ng mga puwersang ekspedisyonaryong Espanyol ang higit pang pananakop. Pakanluran, nakarating sila sa mga buhangin ng Mindoro at Pantay, Digan City, na tinatanaw ang Gulf Antis River na nagsisilbing natural na hangganan ng Digan at Santa Catalina. Mula roon ay napansin nila ang isang maliit na isla na nakatambay sa kabila ng ilog. Sa pagtawid sa ilog gamit ang mga bolsa, dumaong sila sa isang lugar na tinatawag na Kabataogan, kaya tinawag ito dahil sa kasaganaan at malago na paglaki ng ilang uri ng puno na tinatawag na Palumaria o Bitaog sa lokal na dialekto.
maabala ang mga Agustino sa kristyanisasyon ng rehiyon ng Ilocos. Isang grupo ng mga misyonero ang naglayag pa kanluran sa pamamagitan ng ilog na kilala bilang El Mestizo, patungo sa lugar na tinatawag na Santa Catalina. Naghahanap din sila ng sariwang tubig, dahil ang lugar kung saan siya napadpad ay nagbubunga lamang ng maalat na tubig. Nang sa wakas ay nakatagpo sila ng isang sariwang tubig na bukal sa hilaga, at abala sa pagtanggal ng kanilang uhaw, ang ilan sa kanila ay nakakita ng isang imahe ng isang magandang babae malapit sa lugar kung saan siya uminom, na nawala pagkatapos ng ilang minuto. Ang isa sa kanila ay nakilala ang imahe bilang ng Saint Catherine ng Alexandria. Ang mga Augustinian ay bumalik sa Villa Fernandina, Digan, at iniulat ang bagay na ito sa kanilang mga nakatataas. Nagresulta ito sa pagtatayo ng isang simbahan sa bayan kung saan si Saint Catherine ng Alexandria ang patron saint. Idineklara din na Santa Catalina ang pangalan ng bayan. Isang replika ng cross na minsang itinanim ni Salcedo at ng kanyang partido, para ipahiwatig na nasakop na ng mga Espanyol ang lugar na nakatayo malapit sa pasukan ng munisipyo. Noong 1795 lamang ginawa ng Yumaong Bishop Juan Ruiz ang Santa Catalina isang parokya. Walang nakatalagang kura paroko noon, kaya ang kaparian ng siyudad Fernandina ang namamahala. Sa pagkakita na ang parokya ay maaaring tumayo sa sarili nitong, ang susunod na obispo, Most Rev. Pedro Blackquer, ay hinirang ang kura paroko noong 1800, sa katauhan ni Rev. Fr. Manuel de los Reyes, sa simula, mayroon lamang 3,000 na naninirahan na likas na relihiyoso. Mahilig mag-alala ang mga tao sa kanilang mga namatay, kaya noong 1837, sa panahon ng panunungkulan ni Rev. Vicente Villanueva, na itatag ang Cofradía de las Almas Benditas del Purgatorio. Ang mga tao, mula noon, ay lubos na tapat sa Diyos. Bagamat walang nakasulat na tala sa eksaktong pagkakatatag ng Santa Catalina, maaari itong kalkulahin mula sa mga ulat, pasalita at nakasulat, na ang bayan ay itinatag noong huling bahagi ng 16th siglo.